Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sige po, mga bata, batiin muna ang inyong mga katabi ng magandang umaga. Ayan. Sabi sa ating introduction kanina, ang araw na ito ay isa sa pinakamahalagang araw ng inyong buhay. Uulitin ko, itong araw na ito, anong araw ngayon? March 14, 2020. Ayan, huwag niyong kakalimutan ng araw na ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa inyong buhay ay matatanggap ninyo ang tunay na katawan ni Kristo. At alam naman natin na si Kristo ang ating tagapagligtas. Si Kristo ang bugtong na anak ng Diyos Ama at si Kristo ay ating tunay na kaibigan. Si Kristo ang tunay na tagapagpagaling sa ating mga karamdaman at si Kristo ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ang sabi, si Kristo ang tinapay ng buhay na nanggaling mula sa langit, ipinadala at isinugo sa atin upang tayo'y magkaroon ng buhay na hindi na matatapos. Kaya nga kung inyong mapapansin sa pagkakataong ito, pangatlong sakramento na ang tatanggapin ninyo. Ang unang sakramento, nung baby pa kayo, anong tawag doon? Sakramento ng binyag. Pangalawa, bago kayo pumunta dito, nung isang linggo, pumunta kami sa school ninyo at nagbigay kami ng isang sakramento. At ano yung sakramentong iyon? Very good! Sakramento ng kumpisal. At sa araw na ito, yung ikatlong sakramento na tatanggapin ninyo ay sakramento ng, very good, sakramento ng komunyon. Kaya nga komunyon, kasi makikipag-isa tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng tinapay na ating pagsasaluhan mamaya, nakikipag-isa sa tayo sa ating Panginoon. Ang tatanggapin natin mamaya ay hindi ordinaryong tinapay. Kung hindi ang tatanggapin natin mamaya ay ang tunay na katawan ni Kristo. Kaya nga napakahalaga ng mga paghahanda na ginagawa natin. Kaya nga unang-una, kayo ay nagkumpisal. At sa inyong pangungumpisal, anong ginawa ninyo? Nagsisi kayo sa inyong mga kasalanan at nangako kayo sa mga pari na hindi na magkakasalang muli. Ang mga sabi ninyo, hindi na kayo magiging makulit na bata. Susunod na kayo sa inyong nanay at tatay, gagalangin ninyo ang inyong mga guro at hindi na magiging makulit pa. Kasi ang batang mabait at mapagmahal, pinagpapala ni Jesus Nazareno. Sino ba dito ang mga mababait, magagalang at mabubuti? Itaas ang kamay. Naku, ayaw magtaas nung iba? Bakit hindi pa ba naging mabait after nung kumpisal? Sige ha, itatanong natin. Nandyan yung mga teacher nyo. Sino na dito yung naging mabait, magalang, masipag, masunurin, lalo na yung pagkatapos ng kumpisal? Itaas ang kamay. Yan, itaas ng mataas. Ayan, very good. So tayo, nangangako tayo na kapag tatanggapin natin si Jesus Nazareno, tuwing magkukumunyon, dapat na ihanda natin ang ating mga sarili. Amen po ba? Amen. Dapat mananatili tayong isang mabuti, magalang, mapagmahal, at masunuring mga bata. Kasi ang isang mabuti,
at mapagmahal na bata, binibiyayaan ng Panginoon ng mga pagpapala at grasya. Kaya nga sa pagkakataong ito, ang sakramento ng Eucharistia ay isang banal na tanda ng Diyos, ng kaniyang pagmamahal sa atin. Ang Eucharistia ay hindi imbento ng mga pari, ng mga madri, o kung sinong tao. Ang Eucharistia ay itinatag ni Jesus Nazareno. Itinatag ito para sa ating lahat upang daluyan tayo ng kanyang mga biyaya, awa at pagmamahal. Sa tuwing tinatanggap natin si Jesus Nazareno sa komunyon, tayo ay pinalalakas niya, hindi lang sa ating pisikal na pangangatawan, kung hindi maging sa ating espiritual na buhay. Kapag tayo ay tatanggap ng komunyon, yung maliliit na kasalanan natin, papatawarin ng Panginoon. Sa tuwing tayo'y tatanggap ng komunyon, bibigyan tayo ng Diyos ng napakaraming biyaya at grasya sa ating buhay. Sa tuwing tatanggapin natin ang banal na komunyon, pinagkakalooban tayo ng Diyos ng kanyang awa, habag, at gantimpalang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Diba narinig natin sa Ebanghelyo? Anong sabi sa Ebanghelyo? Kung sino man ang tatanggap ng katawan at dugo ni Jesus Nazareno, sa kanyang kamatayan, bubuhayin siyang muli at magkakaroon siya ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Ito yung gantimpala na matatanggap natin sa tuwing tayo'y magsisimba at sa tuwing tayo ay tatanggap ng tunay na katawan ni Jesus Nazareno. Sa tuwing tatanggap din tayo ng kanyang tunay na katawan, tayong lahat ay papabanalin niya. Palalakasin niya tayo upang mapagtagumpayan natin yung lahat ng panunukso ng kasamaan sa buhay natin. Sino ba ditong gustong pumunta sa langit, itaas ang kamay? Ayan, very good. Kaya kung gusto ninyo mga bata na pumunta sa langit, dapat tuwing Linggo kayo ay magsisimba na. Simula sa darating na Linggo. Mangangako ba kayo na kayo ay lagi nang magsisimba Linggo-Linggo? Ang hina naman ng sagot, nangangako ba kayo na kayo ay magsisimba na tuwing Linggo? Ayan, very good. Palakpakan natin si Jesus Nazareno. Dahil sa tuwing tayo'y nagdiriwang ng banal na Eucharistia, ginugunita natin at inaalala, isinasangayon yung mga paghihirap at pagpapakasakit ni Jesus Nazareno. Kaya nga hindi basta tinapay at tanggapin ninyo mamaya, kung hindi ang tinapay na ito ay ang mismong katawan ng ating Panginoon. Kaya nararapat igagalang natin ang banal na komunyon. Ihahanda natin ang ating sarili sa pagtanggap nito. Kung tayo'y magsisimba, dapat naglalaan tayo ng oras para ihanda ang ating sarili, magsusuot tayo ng tamang damit, at higit sa lahat, makikinig tayo sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Dahil sa Ebanghelyo, ipinapakilala ni Jesus Nazareno ang kaniyang sarili. At alam naman natin na kailangan natin si Jesus Nazareno sa ating buhay. Kung wala tayong Diyos sa ating buhay, hindi tayo magiging banal. Hindi tayo makakaakyat sa langit. Dahil si Jesus Nazareno ay ang nag-iisa at bukod-tanging daan
patungo sa langit. Dahil si Jesus Nazareno ay ang tunay nating liwanag, siya rin ay ang katotohanan. Kaya nga ang banal na Eucharistia ay ang ating pasasalamat sa Diyos. Ang Misa ang pinakamataas na uri ng ating panalangin at pagsamba sa Diyos. Kaya ako umaasa pagkatapos ninyong matanggap ang banal na Eucharistia at kumunta, linggo-linggo, aasahan ko na kayo ay dadalo na sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia at mananatili kayo bilang isang mabuti at mapagmahal na bata. Aasahan ko ba yan sa inyo, mga bata? Pakilakas uli natin, naririnig ng magulang at teachers ninyo. Makakaasa ba kami sa inyo, mga bata, na kayo? Ayan, very good. Talagang buhay na buhay ang mga kabataan. Hindi lamang ngayong pagkabata ninyo, kung hindi iisipin ninyo lagi hanggang kayo'y maging kabataan, hanggang kayong maging magulang na rin, hanggang maging matanda kayo, patuloy kayong magsisimba at patuloy kayong magiging mabuti, mabait at mapagmahal na anak ng Diyos. Uulitin ko, again, makakaasa ba kami sa inyo, mga bata? Dahil dyan, palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno.